Morning guys. Magdi-deliver tayo ngayon ng kokopit. Ito. May order sa atin na 7 sako lang naman. Ang umorder niyan sa resort. Ayan. Padadalhin ngayon natin doon. Ito na tayo pupustos. Kaya taga-pustos po yung order sa isang resort. At ito lang alam pa yung pangalan. Mamaya, teka na. Pustos, eh? Wala yung aming kapin. Kapin pa yung pangalan. Ay, morning po. Opo. Pag-deliver po kami sa mga kokopet. Kanina galing po, sir. Hindi ba yung tumawag sa akin? May tumawag sa akin? Hindi, kanina po galing. Kay? Nonoy po. Yung batyang? Grabe. Basta yung lang, Carl? Ha? Basta na ba? Yun na, Col. Net lang. Net lang. May cellphone ko. Ganda pala dito. Ito po yung venue nila. May mga halaman pala. Ayun, daming halaman pala. Oh, ganda.
Ganda ng bunga ng mga halaman nila, oh. Lalaki ng sili, oh. Ano? Lalaki ng bunga. Grabe. Ganda. Oh. Ganda. Ganda ng tanim nila, oh. Ganda ng talong. Tayo. Lalaki, oh. Lalaki ng talong, oh. Ayun, oh. Gaganda. Ang galing. Galing ng kampalaya nila, oh. Ang iksi lang ng ano. Ang ginapanggapangan. Kamatis, oh. Lalaki ng kamatis, oh. Ganda dito. May sapa pala dito. Ayan. Apa? Ano ba ano na ba sa harap? Sige. Ano po? Opo, opo, sir. Kayo po yung tumawag, sir. Ah, ano po pangalan niyo, sir? Ulit niyo. Ibet po. Ano pa? Kuya Ibet. Ah, Ibet. Ah. Sir, naka-vlog po tayo, sir. Ah. Sige. Vlogger po kasi ako. Vlogger din po ako, opo. Ah, si Sir Ibet. Dito po yung... Ano po position niyo dito, sir? Ah, supervisor. Ah, supervisor po. Ah, okay po. Nice meeting niyo, sir, ha? Yun, salamat naman. At paano niyo po nakuha yung number ko, sir? Kay Ate Lenny. Actually, nag-order na kami kay Ate Lenny. Opo. And then, hindi doon niya maasikaso. Opo. Dahil face-to-face na teacher siya. Ah, opo, opo. So, anong nangyari, ginawa namin yung number na lang at kami na yung rumekta doon sa number. Ah. So, kayo pala yun. Opo. Ano okay. Ba Angel din pala siya? Ginagamit namin yun sa aming greenhouse. Ganda. Sa aming mga lettuce. Opo, sir. Ang dami, dami yung tanim, ah. Then, meron din sa mga ornamental plants namin. Ah, opo, opo. So, ito yung may cabin resort. May cabin. Ang resort po ay sa dulo. Ah, yun na po yung mga triangular cabin. Ah, yun. Every cabin may mga pool, may jacuzzi, may kawa. Ah, yun. May okay. Hammock, pwede nila mga abilyon. Ah, opo. Package po yan. Opo. With privacy. Ah, opo. Maganda po. So, ano sir, paano po yung per head po ba sir? Ang entrance? Actually, ang package namin dito is per cabin. Ah, per cabin. May big cabin. Opo. For 12 pax. And then, namin na medium, 8 to 10. 8 to 10. And then, yung ating small cabin naman, 5 pax. So, pwede naman kung mag-exceed doon, opo. Additional 500. Ah, opo. So, per cabin, sir, magkano naman po ang minimum ninyo? Ang minimum, doon siya bumabase eh. Kagaya ngayon, rainy season, medyo mababa. Opo. Nagbigay kami ng promo, which is yung medium cabin, bumapatak lang siya ng 8,000. 8,000, So, napakababa. Ano, ilang oras yung, sir? 12 hours na po iba yun? Maghapon yun, pasok ka ng 3 o'clock in the afternoon, and then kinabukasan ng 12. Ah, mahaba. Mahali. Pwede ka matulog. Doon sa cabin lang mismo. Overnight. Pwede doon sa cabin na lang mismo doon. Malaki pwede, pala yun. Pwede rin gumamit. Bike train dito yung bike. Pwede kayo mag-bike. Anytime. Opo, opo. Then, ito naman sa aking farm. Opo. Meron tayong farm tour. Opo, opo. Pag nag-avail kayo every farm tour, every cabin, meron opo. Tayong mga prices na opo. Which is affordable naman. Opo. And then pwede na silang gumamit ng ating mga billiards. Opo. Boating at yung fishing. Ah, opo. Ang galing ah. Yung may fish pond din po kaya dito sa. Doon po sa dulo. Meron tayong ito. Ah, okay. Pwede natin bisitahin yes. Mamaya, sir. Okay, sige. Baba lang namin, sir. Ah.
Tapos iikot tayo okay. Para makita natin. Dali lang siya, dali. Saglit lang po. Sige, sir. Opo. Ah, yun guys. Ito yung order na sir, Evit. Ayan, itong sako po. Itong sako po na kukupit. Ayan. So, iikotin lang namin ngayon guys, yung resorts nila. Saka yung mga halaman nila sir. Titingnan natin kung ano pa po ibang nakatanim dun sa halaman na nila. Yes. Tara sir, pwede ikotin natin siya. Kita natin yung area. This way, ito yung ating clubhouse. Ah, okay. Okay. Sa clubhouse, meron tayo mga snack bar. Okay. Available yung ating mga meron tayong honey. Opo, opo. Binibili-benta. Opo. Ito naman yung greenhouse. Ayun. Part ng ating greenhouse. May opo. Mga lettuce tayo mga katanim. Apat yung greenhouse natin. So, mail naman dyan is tatlo. Tatlo. Dinadala natin yan sa ating hotel. Ah, si kayo lang mismo gumagamit siya ng ano niya yung tanim niyo? Yes. Ah, galing ah. Dinadala natin yan sa cello pot at sa cello garden. Ayun. Ayun. Ang galing. Yung sister company ng ating may cabin. Ah, opo. Pwede makita sa ating loob sir. Tingnan natin. Yan yung mga rabbit natin. Ah, ito po. Ito po pala yung rabbit. Oh. Ang kukyat ng mga rabbit. Ito. Oh. 1 month old lang siya yan. 1 month old lang? Opo. Oh, lalaki ah. Yung black is a 2 months. Ah. Then yung mga white is 1 month. Ah, 3 weeks lang pala yung ano. 3 weeks lang pala yung mga white kaawat. Oh. Saan po mga inan yan? Ah, nandito po sa mga ilalim ng ating mga lepos. Ah, nandyan. Ah, pwede po natin galing. Nakita. Pasok po tayo. Galing ito. Dali lang. Tara. Ikot-cute mga rabbit eh. Ayun. Mga imported na rabbit. Ah, yung mga ina. Ayun. Lalaki. Ano lahi nito, sir? Future lang. Oh, galaki ah. Galaki po 'yan. Mhm. Luha ba ang katawan, no? Graphicer nito. Oh. Ay, may bagong anak din, oh. Naka-design po talaga 'yan for meat. Ah, ito. Yes. Talaga. Ang galing ah. Mga 2 to 3 months, pwede na silang karnihin. Mhm. Maganda sa katawan tao 'yang karni ng tabi. Ah, opo. Ito. Galaki ah. No problem. Ah, opo. May gamay kayo. Ha? Mga anak yan. Bagong anak. Ang cute oh. Gaganda naman. Ilang piraso po lahat ng rabbit niyo, sir? Yan yung aming mga breeder. Is 18 male. Female. Ah, 18. Dami 18 din pala. 18 female. Naging 8 na babae. Mm-hmm. Tsaka 2 lalaki. Ah, opo. So, pagdating sa pagkain, sir, hindi naman sila masailan. Hindi po sila masailan. We okay. Gave them a pellet, tsaka yung 70% na pagkain okay. Nila is forages. Ah, forages, okay. Which is yung damo. Opo, opo. Or yung mga excess na lettuce namin and then yung mga tira-tira na gulay. Opo, opo. Doon sa aming organic farm. Opo. Ang galing. Yung mga pupo nila, opo. Kinokolekta sila every morning. Ah, opo, yung sa ilalim. Oo. At every morning, kinokolekta yan. Opo. Pinapakain natin sa ating mga vermiworm. Ayun. Sa ating mga bulati. Opo, opo. Galing ha. Saan natin bulati? Ah, sige sir. At, ano ko lang muna yung mga litos. Okay. Sir, so, ito sir, ilang ano po itong bago ma-harvest sir? Yung litos natin, nagsi-seedlings tayo ng 14 days. 14 days. Kailan mismo natin seedling sir? Yes po. Ah, galing ha. Then ililipat na sila sa cup. Ah, opo. Yung cup natin is butas naman po yan. Opo, may tubig po siya. Yung tubig natin, yung supply ng tubig, tuloy-tuloy po yan, continuous po yan. Yes po. Ah, galing na. Meron siyang galing pump, and then timer, opo. Every 15 minutes, gumagana siya. Mm-hmm. So, ilang days po siya, sir, bago maani? 45 days. 45 days. Ah, maiksi lang, ano? Maiksi lang. Sandali lang pala. So, ang sunod dating titingnan ay yung vermiworm. Ah, vermiworm. Okay. Ano? Parang lang po. Sabi, dati, akala ko Bermuda to natunay. Ano pala?
Plastic lang pala. Ah, dito po ba? Plastic lang. Kala ko tunay na bermuda. Opo. Ang galing, oh. Talagang. Ito, malaki rin kasi naging puhunan nito, eh. Yung ano, ito to. Ah, sa net pala. Sa net. Ah, yan yung mga bulatin natin. Ah, ito po ba yan? Manure. Compost. Yan yung vermiform natin. Nandiyan sila sa ilalim. Ito sa ilalim. Oo. After mga 1 month, 3 weeks to 1 month, hinaharvest na po yan. Mm-hmm. Then, bibigyan naman sila ng panibagong pagkain, which is yung manure ng ating rabbit. Opo. After 3 weeks or 1 month, yun, harvest ng harvest. Harvest. Continuous po yun. Mm-hmm. Yun yung ginagamit natin sa ating halaman. The best talaga. Galing ng paraan yun, sir. Talagang ano eh, hindi ba may pinag-aaralan talaga eh. Opo, kasi ano, para hindi sayang yung trabaho natin. Saka ano sir, yung anin ninyo, kayo lang mismo gumagamit. Yes po. Naibibinta nyo ng maganda, kayo yung anin ninyo, di ba? Yes, kaysa bumili kayo, di ba? Tama po, tayo po nagdidikta ng price. Hindi kagaya po dun sa pag hinarvest natin sa isang tumana o isang taniman, yung middleman ang nagdidikta ng price. Opo. Pero opo, dito, yan. Opo. Tayo nagtanim, tayo ani, tayo magdidikta ng price. Opo, tama po. We call it farm to table. Opo, yun ang maganda. Sinaserve natin itong mga gulay natin sa ating mga guests. Opo. Organic, we call it organic vegetables. Opo. Organic farming. Organic, opo, opo. We have kampalaya, kamati, sili, talong. Opo. Actually, yung kinuha ninyong ano sir, medyo ano yung... Yung soil eh, medyo dilaw. Oo. Oh. Oh. Actually, galing sa internet. Ano galing to eh? Galing sa bundok. Sa bundok to eh. Mm. Hinamuluan namin ng mga vermicast. Yung mga additional, mga salt rich. Ah, opo. Oh. Yan. Sabagay, mapapataba naman to eh. Mapapaganda yan. And later on, yung pinatawag na pangasim ng lupa. Opo. Eh, namawala yun. Yung pinatawag na soil acidity. Opo, yun. Isa yun. Yung soil acidity. Ito medyo acid na nga ito dahil ano na siya eh. Hindi siya galing. Opo. Hindi siya natural na. Opo. Kumbaga sa ilalim ito galing eh. Pero ano, ma-idea kayo ha. Napapataba ninyo yung lupa. Pangalawang greenhouse natin. Ah, ito po ano. Pangalawa. Later, mapupuno na rin ang rabbit. Oo nga pala sir. Yung lula nito nung isang ano sir, ilang piraso sir? Ilang puno? It consists of 625 cups. 625 cups yung isang ano, greenhouse. Dami. So weekly nag-harvest tayo at pinapadala natin dun sa ating system. Okay. Si Sela Pad tsaka yung Sela Garden. Yung 650 cups na yun sir, pag na-harvest lahat yun, ilang kilo ang makukuha nun? Dami yun sir. More or less, nasa 25 to 30 kilos po. Wow, dami din pala. Eh, mahal ang litos. Eh, gano'ng ang litos? Eh, saglit lang haalagaan na litos. Okay. Hindi siya matrabaho, di ba? Hydroponics. Opo, hydroponics eh. Pero yung ginagamit yung pataba, sir? Meron tayong nutrients na hinahalo dun sa tubig. Sa tubig? Okay. Ah, yung dumadalo yun na yun, may... may... ano yun? Makita. Ah, sige sir. Ito nanggagaling yung supply ng ating tubig sa ating mga greenhouse. Ah, ito lang. Yeah. Wow. So, ito na yung umiikot dun sa lahat ng greenhouse na to. Sa dalawang greenhouse. Yan ang nagsusupply ng tubig. So may nutrients yun na halo. May nutrients na po siyang halo. Kaling yun. May pump yung nagpapaikot. Oo, may pump siya dyan. Ito yun. Ito. Yan. Yung pump siya doon. Yung submersible pump siya. Yung isa doon, yung babalik. Okay. Meron din isa doon na nakatugon. Ah, wala po. Yan din po yun. Ito po. Meron lang linya siya. Linya siya dyan. Watch na umandar yan. So, tinisi flowing niya. And then, ito naman, nakakonekta to doon sa timer namin. Opo. Meron ding oras opo. Para makapamahinga. Yan po, huwag mo anong-ano, nang tawag ito yung power bank. Nanubat ako. Alam, power bank na dala. Opo. Ayun, ganun lang pala yung sistema. Yan ang galing mo. Talagang ano, napag-isipan ng maganda, sir. Tara, tuloy tayo doon sa ano, sa unahan.
ang aming boss, isang architect. Ah, architect? Na-design niya ng maganda ito. Oh, galing. Ating cabin. Opo. At the same time, yung mga organic farm. Ah, opo. So, architect pala si sir. Yung may ating bayan. Oh, lalaki ah. Lalaki ng saluyot niya. Tayong saluyot ah. May sili din pala oh. Sili. Tapos pipino. Okra. Eh talaga ano? Eh di. Ay, ang talong niya napakaganda oh. Medyo maganda lupa dito eh. Medyo maganda ang lupa na to. Kaya lalaki ng talong oh. Nakakatuwa eh. Daming bunga oh. Dami. So, ang nag-maintain dito, sir, siya lang po. Meron tayong apat na tao dito. Apat para sa farm sa lang. Farm. Okay. Ang galing ah. Hello po, kuya. Ganda ng talong mo. Ang lalaki. Ito yung fish pan natin. Ah, ito fish pan po ito. Hituan naman yan. Ah, hito. African hito. Ah. Mga ilang piraso po ang nakalagay dito, sir? Almost 500. 500 pieces. Dami din pala. Ibigay ah, po. Ang pinakaano nito is ano lang yung ano ba tawag nito? Dining. Hmm. So, walang putik yung ilalim niyan. Wala. Mm. Galing. Kasi nilagyan natin ng lining. Just in case na dumating yung kagaya niyan, walang tubig yung sapa. Opo. Hindi makakatakas yung tubig na nasa loob. It's just mababa kasi yung sapa. Opo. Sa dito sa level ng ating ground. Opo. Kaya anytime na maglagay kami ng mga fingerlings, opo. Either hito o tilapia, eh, meron tayong tubig na makukuha. Opo. Ibig sabihin, sir, ito hindi naman tumataas yung tubig na yun, yung sapa na yun. Hindi naman siya tumataas. Hindi naman abot dito. Hindi umaabot siya dito. Yung may mga markings na yan, yun yung level ng tubig. Ah, yun lang. Pinakamataas na yun. Kasi pinokontrol ng mini dam doon. Ah, nakakonekta pala to sa ano, sa niya. Patubig. Sa patubig, hindi naman. Doon ito siya yung patubig. And then, ito yung secondary stream na tumutuloy sa mga tumana, papuntang ilog. Ah, yun. Ah, opo. Kaya nakokontrol siya. Kaya pagka kinakailangan ng tubig doon sa pamana, nagbabawas lang po sila. Ah, opo. Ganun po, no? Very common yan kapag yung halimbawa harvest season o yung tag-araw. Opo. Kasi pagka tag-araw, bumababa ang tubig sa niya. Opo. Irrigation. Pero dito, meron pa din. Opo. Maka-contain nila. So, ito sir, yung halimbawa, pag dumami to, sa inyo din, sa hotel din po ang diretso nito, tuloy nitong isda po, na po. Isinoserve namin sa guest, which is yung paluto. Ah, okay. Meron kaming idea dito na paluto, once na in-offer namin sa guest. Opo. We have 250 per kilo. 250 per kilo. Opo. Isinoserve namin yon, mga 3 to 4 pieces yon. Opo. Pinakatay na nila yon. Yun, ito yung mga nagluluto. Sila. Babalutin sa dahon at ang kakaiba dito, yung aming hito na inihaw, opo. Hindi siya yung sunog na tipikal. Opo. Yung hito is binalot namin siya sa dahon para pag sinerve namin sa aming guest. Okay, fresh na fresh. Opo. Ano siya? Abo, walang sunog. Opo, kasi nakabalot. Masarap ang lasa. Opo, nakabalot sa dahon. Masarap yes, talaga yun, sir. Kahit ang kanin, opo. Balutin natin sa dahon. Opo. Masarap kayo. Opo. Iba lasa nun. Iba ang lasa nun. Sa pangkaraniwang kanin. So, ganyan na ating ito. And then, tilapia, meron din. Wala lang dito sa loob area. Saan naman po ang tilapia, sir? Ados lang yun, sa kabila lang. Sa kabilang area naman. Hanggang saan dito yung, ano sir, sa kopin? Ito, yung ating area dito is 5,959. Ito yung kabuuan. Kilometer, ito yun. Tapos ito yung boundary, yung ilog na yan, sapa. Dito sa sapa na yan. Opo. Maluwang din. Ah, sige sir, tingnan natin doon. Tingnan natin yung cabin ninyo kung gaano kaganda. Para, ayan, sa mga may gusto pong mag-outing dyan, gusto mag
mag-relax. Magbawas ng kunting pagod sa katawan. Ayan, dito na po kayo, sir. Sa anong resort na ulit, sir? May Cabin Resort. May Cabin Resort sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Sir, ito naman po ito. Ano naman po ito ang pansin nito? Ito yung ating koi pond. May mga koi diyan. Ah, may mga koi. Yes po. Opo. Ayan po. Nakasilong sila. Ayun, nakasilong. So, ang nagpapagalaw nito is, ano lang, pump lang. Pump lang. Water pump. Nahabang po yan, dalawang koi yan. Dalawang koi pan. Opo. Yung isang part, sinahan doon. Opo. Kasi yung isang part. Opo. Mahaba din ito. Mahaba. So, dito lang sila, paikot-ikot lang, ganun. Ikot lang yan. Nagsisirculate lang po yan. Pari-pari lang ang tulad. Opo. Dami pa na, oh. Tatago ito, ano. Ilalim. Magaling mag... Di ba ito, sir, yung ano? Ah, pagkain dito ng... Kabayo. Oh. Kalabaw, baka. Yes. Opo. Ano to, sir, di ba? Ah, parang imported pa to, eh. Ano yan? Local napier yan. Ah, local lang to. Dito lang sa Philippines to. Oh, kuha lang natin dyan sa bypass. Ah, opo. Nilipat lang namin dito. Ah, opo. Pero ano to? Mabilis dumami to. Ah, opo. Hindi tayo mushroom. Growing house. Ah, mushroom. Ang galing. Wow. Wow, galing ha. Pwede mo pumakot, sir? Hindi po. Dup-dup. Dup-dup. Ayun. May mushroom ko lang. So, galing ha. Ayun, masarap. Oyster to, sir, di ba? Yes po, oyster mushroom. Ayun, galing ha. Oyster mushroom, eh. Ayun. Anong ginamit ng materials dito, sir? Mga sub trees po yan. Eh, meron tayong molasses, meron dara. Same time, pusot. Opo. Pusot lang pusot. Ng acacia or mangga. Hindi po pwede ibang pusot. Ah, ganun ba? Oo, kasi ng mushroom. And then, yung spawn, yung binhi, ng ating mushroom na oyster, eh, kasama ng niluluto yan. Ah, sa ano mismo? Sa yung sa pusot? Oo, kasama ko yun. Niluluto yan sa isang kawa, and then pagka na-mix na, pati yung sub trees, i-steam po ng 12 hours yan. Opo. After 12 hours, saka po lang. Ilalagay lang yun sa mga rack. And after mga few months, hanggang sa mag-polonize at maging puti na ganito. Yan. Opo, opo, opo. Yan na po yun, nag-mature na yung kabuti. Opo. And then, bubuksan na natin yun. Magkakaroon na siya ng proseso. Karoon ng bunga. Oo, pero mas matagal din yung servisyo. Ah, opo. It takes 3 to 4 months. Nagtuloy-tuloy ang bunga na? Yes. Ang galing. Kakaraan nito, kagaya nito. Dito tayo. Yan, daming bunga. Daming bunga na. Daming bunga. Pinubuksan natin ito. Ito yung una. Yan. Ah, yung dulo. Buksan natin yung unang tip niya. Opo. Then pagka na-harvest na na-harvestan yan, yung kabila opo. Naman. Ah, yun. Opo. Ang galing mo. Talagang ano-ano. Talagang maparaan. Yan eh, po tayo 1,500 na fruiting bags. Fruiting bags. Fruiting bags. Opo, opo. Dami. Marami yun. 700. So, ito yung harvest ninyo. Ganun din. Humaharvest po tayo ng 5 to 7 kilos a day. 5 to 7 kilos? Yes po. Ang dami ah. At yun, meron tayong... A day yun ah? A day po yun. Every morning po. Dami pala. Dami. Ito masarap-masarap talaga. Gusto ko itong ano eh. Gusto ko itong oyster mushroom eh. Yan ay naisi-serve din natin. Opo. Yung mga guests. Pero na gusto nila mag-abing. Opo. Dito sa atin sa cabin. Opo. Benta natin dito is 220. 200? 200 lang? Mura? Mura, parang ano lang. Sa ano kasi to, sa palengke. Nasa 300, 250, 300. Ang kilo. So ano? Ang pagkakaalam ko sa mushroom din, medyo masilan yun eh. Mahiram ako ng repeat. Hindi man lang. Sir, hi po kayo sa camera natin, sir. Hello po. Please go back in, sir. Subscribe po kayo. Welcome sa my cabin. Sige, sige, sir. Bye-bye. Sige po. Ito yung mga small cabin natin. Ayun. Ah, aircon. Patay small. Opo. Small cabin niya. Yun yung 8,000, sir. 5,000. Ah, 5,000. Mura lang. So, ilang person ang... 5 pack. 5 pack. Pwede. Pagka weekdays...
Karami yung araw lang po ay nagre-range po tayo sa 4,500. Ah, okay. So yung yung 5,000 na yun, sir, include na dun yung pagkain? Hindi pa? Ah, wala po po. Ah, labas dun yung pagkain. Kasi pwede lang. Cabin lang. Cabin. Oh, pero maganda. Maganda. Ito yung ating big cabin. Ito, ito yan. Big cabin. Big cabin po kaya big cabin. Opo. Ah, yun. Opo. Ngayon pong oras na to, 12 o'clock, marami namang check out. Ah, ngayon 12 o'clock na to. Ito ang oras ng check out nila. Opo. Then yung pag-check in nila, 3 o'clock. Okay. Opo. Hello, ma'am. Hello, ito kayo sa vlog natin. Scuba King, ma'am. Subscribe po kayo. Scuba King. Ay! Ano po pangalan niyo, ma'am? Trisha po. Ah, hello, okay. Ma'am Trisha. Ito po sa may cabin by China. Opo. Ito yung ating isang big cabin. Opo. Wala siya naka-check in dahil under maintenance siya. Ah, opo. 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 Ganda. Hi po. Morning, hi, ma'am. Po. Hello po kayo sa vlogs natin, ma'am. Hi po. Scuba King po. Scuba King po ang channel natin, ma'am. Ah, ano po pangalan niyo, ma'am? Shane po. Shane. Hello, ma'am Shane. Hello po. Subscribe po kayo, ma'am. Thank you po. Thank you. Ah, ito yun, sir. So, pwede natin tingnan, sir. Thank you po. Morning po. Yun. Ito pala yun. Ganda. Under next sila. Morning, sir. Hi po kayo, sir. Nakamera. Hello po. Good morning. Ma'am. Subscribe ka mo dito sa channel natin, mama. Crisco Baking. Crisco Baking TV. Ano po pangalan ninyo, ma'am? Tres po. Laman Tres. Kaya po, ma'am. Bye-bye. So, ito yung pinaka-pool, sir. Ito. Yes po. Every cabin, may sariling pool. Yes po. Ma'am po. Akala ko, ano siya, yung tawag nito? Lahatan. Lahatan. Hindi po. Lahatan. Every cabin po, may pool, may jacuzzi. At meron din tayong bullfiring. Yung tawapan. Opo. Ang galing ah. Ang ngayon po, ginagamot siya, may mga chlorinated na tayong ilagay. Opo, yung ilagay. Yung laso niyan. Then after that, binitinser. Okay. Yung tubig niya natin ganito, magiging kermen siya. Ah, yun. Okay. Okay. So, yung tubig na kinukuha niya, sir, is deep well lang? Sa pump flask. Pump flask. Meron tayong pump yan. Okay. Yung pump niya, nagsiserve pa dito sa ating apat na kabin. Ah, okay. So, ganito lang yung style pala dito. Iba, bukod-bukod pala. Ano po? So, maganda po dahil meron tayong privacy. Opo, opo. Tawag dyan eh. Parang tawag dito. Ha? Plastic lang po. 100 type. Ay, oh. PVC. PVC, o. Oh. Galing. Architecture pala yung mayari. Yes, eh. Architect. Ayun pala. Sa gilid po niya, may mga box tayo dyan. Opo. Yung po mga box na yan, yung mga bubuyog natin. Bubuyog? Yes po. Yun? Yes po. Ay, ganun ba? Hindi titingnan na. Ah, libe? Dali lang. Galing ah, talaga. Yun. Yung mga stingless honeybee po yan. Opo, yung maliliit po. Maliliit pero hindi siya nakakasakit. Hindi, hindi na. Ano yan, mabait yan. Nangagat yun, hindi naman masakit agad. Wala yan, dadapo lang. Opo. Pero masarap ang honey yan. Masarap ang honey yan. Masarap ang honey yan. Na. Nung bata ko. Hindi nung isang honey na mas marami yung tamis. Yung malalaki. Oo. Ito, maro na asim tsaka tamis. Ayun, opo. Bata ko, madalas akong makakain yan. Kasi yung tatay ko is... Dabo kami, sir. Almost marami talaga dun. Opo. Yung tatay ko sa is farmer. Ah, okay. Nung araw kasi, nung nagkakaingin pa siya,
Kasi yung lupa namin, talagang ano yun, yung virgin forest talaga yun. Pinasok ng tatay ko nung panahon ni Marcos. Kasi nung panahon ni Marcos kasi namigay si Marcos ng lupa nun. Ang land reform, land reform program nun. Nabiyayaan yung tatay ko nun, nakakuha ng lupa. Hindi, malaking lupa ng tatay mo. Kunti lang. Kunti lang naman, ang ano sa ano lang siguro yun, mga 4 hectares. Oh. Eh dito yun, dito sa doon kasi pag sa Mindanao maliit yun. Kasi kadalasan tatay mo doon, niyog. Opo, eh sipot lang, niyog, ang layo. Ten by 8 yata ang layo nun, o 10 by 10. Ang 10 by 10. Opo. Kaya yung isang hectare, ilang puno lang lulan yun. Ganun. So nung nag-harvest ng tatay, nag-ano ng tatay, nagkakaingin. Pag uwi niya, may daladalang mga ganyan. Opo. Kasi kasama yung kahoy mismo, yung pinutol niya yung kahoy. Kinagalingan, oo. Ayos nga yun. Opo. Kasi wild, nasa wild yun. Opo, nasa wild nga po yun. So ito yung kabuuan ng ano niya, sir, cabin. Cabin. Ito yung big cabin, meron pa tayong medium cabin. Yan, directo na yan, for medium cabin. Ah, yun. Ah, ilan ang lula nitong big cabin, sir? Nasa 12 to 16. 12 to 16. So pwede dito yung mga companies, ano? Yes po. Party, ganun. Dito, team building. Team building. Mga sabihin natin, mga conference. Opo. Ayan, mainam. Maganda dito. Magpag-relax ka ng maayos dito. Kung halimbawa gusto mo mag-ano talaga ng... Mag-relax mo talaga, mag-relax ka talaga. Mas mainam dito. Nandito na yung sinasabi nating good ambience. Opo. Nandito yung serenity. Opo. Na hinahanap mo. Opo. Kumpara doon sa ciudad. Opo. Dito ka maka, dito mo makikita yon sa may cabin by sa. Tama, tama. Maganda. Maganda. Malapit lang sa Manila. Opo. Took sa ano eh? 35 to 40 minutes. Opo. Nandito ka na kasi. Ano? Nandito lang expressway. May bypass na. Oh, nandiyan lang bypass eh. Paglabas mo ng bypass, ito na. Bustos na yun. Opo. Mabilis pumunta rito. Very relaxing at tahimik. Wala kang maririnig dito. Maliban yung sa sounds ng katabi mo and then yung kunin ng mga idol. Opo. So ilang cabin po ito, sir? Lahat-lahat? Consists of 12 cabin. 12 cabin po. Meron tayong 4 na small cabin, dalawang big cabin, at saka 6 na medium cabin. Opo. Ang galing mo. So yung may-ari nito, sir, is taga Manila. Taga Manila siya. Na-acquire niya itong property na ito 2021. And then, bago lang pandemic ano. Pandemic talaga yan. During pandemic, na-construct ito. Okay. And then, operational ito, October. Okay. Yung unang cabin na 6, nag-operational ito na October. Ayun, tuloy-tuloy na. Okay. Hanggang sa namahinga lang na isang buwan. And then, yung additional na 6 na cabin, sinimulan. Opo. Okay. Ayun, go na. Nag-boom okay. Agad. Opo, opo. So, ito lang lahat sir na. Ito lang lahat yung ano natin, naikot na natin sir. Ano? Hindi pa. Add to sa kabila pa. Sige. Itong ating ibalik perimeter. Opo. Haba yan, 145 meter. Mula doon. Ah, haba pala to. Darso pala to. Meron tayong bivac. Bivac tayo. Ito, lahat na yun nakalagay. Opo. Yung mga bahay ng mga bubuyog. Opo. Ang galing ha. Ang tinanim pala is kawayan din na maliliit na. Bamboo. Opo. Tawag natin yan. Bamboo. Opo. Ito yung kamasyong eh, kabila eh. Nung araw kasi tapunan lang ko ng mga balat nila, bunot. Oh, balat, dito sinusunog yun. Opo. Nabutan ko yun dahil na. Ah, nainabutan ko yun. Oo, una ako nang gano'n dito. Hindi naman ako nagsimula kaagad sa supervisor. Opo. Kasi na-contractor ako na ano. Ah, opo, opo. Mayroon akong mga projects na ginawa dito, like itong na perimeter wall, mga okay. Privacy wall na yan. Opo. Ako yung nakakontratan yan. Ah, opo. Sa nag-combine yung team effort namin ni boss, nagustuhan niya. Opo. Yun. Pinuha ka na dito. Oo. Then eventually, hanggang sa mag-open itong cabin, opo. Ako sa iniwanan niya, trabaho dito, binigyan niya ako ng opportunity. Ah, opo. Opo. So ikaw, sir? Tigarito ka talaga. Taga-Plari din ako. Ah, taga-Plari din lang? Oo. Ah, opo, opo. Taga-Plari din lang ako, malapit lang. Opo. Umuwi ako araw-araw. Ah, opo, mainam. Itong mga puno mangga na to, opo. Yan ang iniiwasan niya.
napulin. Lalaki kasi ayaw po, nalalaki kasi, nito sir. Sa totoo lang, ayaw niya na pumutol ng puno ng mangga. Opo. So, kahit mga sanga niyan, ayaw niya pumutol. Opo, opo. So, makikita niyo, yung mga apex ng ating mga cabin, yung malapit na malapit doon sa puno o sa sanga. Opo. Ganun pa man, ginawa niya ng paraan para hindi siya maputol. Ah, opo. Ganun iniwas talaga niya. Oo, no? Kamahal ang mga puno. Opo. Ano sir to? Malaking pera. Oo. Oh. Pag panahon ng mangga to, napakalalaking puno niyan. Yan po mga mangga na yan, inamumunga ng pusa kahit hindi sa kapanahonan. Opo, tama po. Ayan, kagaya niyan, may mga nananagsik tayong mangga. Ayan. Kahit na mangga nananagsik. Opo. Nai-enjoy din natin ng mga guests natin. Opo. Pagka gusto nilang kumain ng mangga, bili lang sila. Opo. Pipitas na po yung ating crew. Magaling ano. Yung mga tema po yan. Ito yung ating medium cabin. Medium cabin, sir, ito. So, ilan ang lula nito, sir? 8 to 12. Ang ating ano kasi dito, 8 lang. Pero yung ating mga tulugan, pwede na kami yung 10. Opo. Ayan. Ang ganda yung pool. Opo. Tahimik talaga. Naka-ano? Nasulit ang opo. Budget niya dito. Opo. So dito sa 8 to 12, sir, magkano nga ulit dito, sir? 8,070. Yung 8 to 12 person naman. Meron tayong full out bed na tigalawa. Ah, opo. Ito, hamok. Oh, marami din ito tulog niya. Dito. Oo, oh, ang tiba yan. Okay. Ayan yung taas, pwede yung salitin niya. Opo, okay po. Maganda. Maganda yung gabi niya. Maganda, bro. Maganda. Ayan. Maganda. Ilan lang tayo. Ilan lang tayo. Relax na relaxing na relaxing talaga yung ano. Yung ambiance. Air condition po tayo. Opo. Ay aircon sa taas at sa baba. Opo. Ayan na. Ganda. Hindi ko ba yung monitor ka? Sorry. Yan eh. Ano yung pinakatapos? Ano yun? PVC po. Ayun siya. 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 Malit lang bro, ayun sa tulog ng hulog. Family, pwede. 8 to 10 packs na tayo dyan. Opo. Dami pala. Saan ang inaman dito? Kasi may privacy ka. Naka-bakod eh. Yan ang nakapaikot yung bakod. Yun. Privacy po bawat cabin. Opo. Wala kang may sabihin na pag naligo kayo, kaya lang. Walang makikilam siya. Oh. Ganda ng pool. Oh. Yun. Muna ko pala sa atin, pwede tayo ginagamit sa mas matapang na chlorine. Opo. What we're going to do is yung circulation ng ating filter. Opo. Pinifilter po yan ng tatlong oras o higit pa. Opo. Para siyempre mamatay din ang bakterya. Bakterya. Opo. Kasi the more na matapang ang chlorine, maraming ayaw talaga makati. Ah, opo, opo, opo. Okay. Sa balatang chlorine. Opo. Kaya dito, binayad lang. Mararamdaman yung freshness ng tubig. Opo.
Ayan. Tara, labas na tayo. Ano, tawag nito? Halaman na yan eh. Mga pang-design ba? Nakadagdag ng ganda. Meron ako ng kailang eh. Pinararami ko pa. Hindi ko pa binibenta. Kailangan ko magparami pa nun. Medyo magaganda sa rin. Yung parang web of love. Ay, malalaki daw. Meron ako dun. Marami kang kukupit eh. Opo. Meron ako dun. Galing ng Saudi. Maganda yun. Kailangan. Hindi ko pa nilalabas kasi ano, pararamahin ko pa. Kumbaga siya ano, very rare. Opo. Meron pala, meron din pala dito. DIY Lakers. Opo. Magaling ha, talagang. Obligado ba talaga sir na mayroong ganito? UV plastic yan. Opo. Pag wala. Actually, yung ang iniiwasan natin dito, hindi yung totally yung araw, kundi yung sa pool ng ulan. Ah, okay. Para hindi siya hindi madurog yung dahon. Yes po. Yun. Yung tama ng araw, minimal lang kasi. Opo. Meron din yung plastic, natutulong, nakakatulong yung UV plastic. Opo. Yung direct, kumbaga sa direct sunlight, opo. Hindi siya napupukuhan. Opo, opo. Kaya magaling. Maganda yung pagkakalaki niya. Opo. Balance. Opo, opo. Wala, malaki rin inubos nyo dito sir, sa ganito, yung mga materials nito. Mahal din po yan. Kaya naman eh, hindi na kayo bumibili ng ano, mga gulay. Sariling ani na lang. Tayo nagbibenta ng gulay. Opo. Ito pala kabuuan nun. So doon yung ikot, labas dito sa kapila. Maluwang, maluwang din pala. Ito yung harapan ako. Ito yung pinaka yan, pinaka front office. Yun. Ito yung office nila, sir. Yan. Yun naman yung gate. Marami pala kayong gates eh. Yan itong oras yung labas nila. Ah, tanghali yan. Oh, yung mga pinasok natin na yon na cabin. Opo. Tadi nakalabas na yung iba. Ah, yung iba. Tapos mamayang 3 o'clock, ipapasok na naman. Ah, ibang ano naman yan? Ibang guest na naman. Ah, ibang guest na naman yan. Opo yun. Opo. Kaya tuloy-tuloy ang servisyo natin. Ah, opo. So, yung mga guest na yun, sir, is mga galing pa ng Maynila yung iba? Yes. Pangkaraniwan. Pangkaraniwan? Oo. Galing ha. Lang ano lang siya no, nakikita lang sa ano sa website, website niya ano. Ayun. So, ayun. Ah guys, dito na lang tayo. Tatapusin natin 'tong vlogs natin. So, naikot po natin yung my cabin resort po. Opo, dito po sa San Pedro, Bustos, Bulacan. So, ay sir, invite po kayo sir para ginawa ano. Muli po, ini-invite ko po kayo sa ating resort dito sa Bustos, sa San Pedro. May cabin by Sela Resort. Malapit na malapit lang from Manila, which is 30 to 45 minutes. Napaka-lapit. Meron tayong bypass. Opo. Enjoy niyo po yung day dito at I'm sure mas magugustuhan po ninyo. Opo. Good luck. Thank you. Thank you. Bye-bye.